Isang mapagpalang araw pong muli sa atin sa araw na ito, mga kanyubi, mga kabro. Muli sa araw na ito, samahan niyo ako, meron akong isang may gagawin po tayo muli. Itong Pensonic na CRT TV China. Dinala to kagabi, pero ngayon ko lang gagawin kasi gabi na siya. Ang sabi nung nagdala, gumagana raw pero may problema. Ngayon, i-plug natin. Di bali, nabuksan ko na to, nilinis ko na kasi to mga bro eh. Pero hindi ko pa siya na-testing. Ayan, nakabukas na siya. Pero hindi ko pa siya na-test kung ano ba yung problema nito. I-plug ko lang mga bro. Ayan. Na-i-plug ko na. Check natin kung ano ba problema. Yun, lumabas na. Paunti-unti. Yan. Ito pala yung kanyang problema, mga bro. Yung kanyang gilid. Sexy. Tapos meron siyang guhit sa ibabaw. Yun yung pinaka-trouble niya. Pinaka-problema niya. Siguro, check natin yung ano niya, supply na voltage. Okay. Tuloy tayo mga bro. Dito sa ating gagawin, kung nakita niyo mga bro yung kanyang problema, yung tinatawag na pincushion. Kung babalikan nyo yung aking mga na-upload, may na-upload na rin akong ganitong problema, yung Astro na CRT TV 14 inches din yun, ang problema naman yun. Sa kanyang, pag nakaharap ka sa TV, yung kanyang maliit na pincushion nasa right side kapag nakaharap ka sa TV. Maliit lang yun. Doon, kung mapapansin nyo, sa ginawa natin dun sa video na yun, ang ginalaw natin itong capacitor na to. Nagpalit tayo ng capacitor. Ibinaba natin yung kanyang value dun sa capacitor na nagsusupply dito sa itself. Dito sa yung ginawa natin noon mga bro, gumagana yung unit na yon. Ibig sabihin napapanooran yon, ang problema lang yon yung kanyang side. Dito tingnan natin kung the same din ba ng problema. Kasi yon kumpleto yung kanyang voltahe yon eh. Nasa 110 yung volts nun. Ibig sabihin gumagana siya, napapanooran. Meron lang siyang konting problema dun sa gilid. Ngayon ito i-check natin mga bro. Kung ang supply ba nito ay kumpleto, nasa 110 ba siya yung pinaka minimum niya, o mababa o mataas. Tingnan natin, i-check natin mga bro. I-set ko lang yung ating tester. Tsaka yung itang ating board, itatagilid lang natin. Iaayos ko lang mga bro. Okay, tuloy natin mga bro. Na i-ayos ko na yung ating board. Yung ating tester. Naka-ground na rin tayo. Ngayon, check natin mga bro yung ano, yung supply nito. Di bali, ito yung kanyang filter capacitor ng B+. Dito na tayo mag-check dito sa kanyang resistor na 2.2 ohms. Ipa-plug ko lang yung ating unit mga bro. Ayun, meron na siyang indicator light.
Check natin mga bro yung kanyang voltage. Dito tayo sa resistor na to. Check natin yung kanyang, yun. Lumalabas lang siya mga bro na 85.2 volts lang ang baba. Drop yung kanyang voltahe. Ngayon, check natin yung kanyang ano, vertical supply. Ay, sa B plus pala to. Ito pala to. Yan. 20.2 yung kanyang supply sa vertical, mababa din mga bro. Dapat yung mga nasa 20, bahigit 26. Sa iba pang supply niya, ito dapat to 10 o 12 to eh. Mababa din siya mga bro. At yung isa pa niya supply, yung 15 niya 12 lang, mababa yung kanyang mga supply na voltahe. Balik tayo sa B plus. 84.7. Gumagana siya mga bro. Working naman siya. Ang problema lang, mababa masyado yung kanyang supply. Check natin yung ano, yung display. Yun yung display niya. Meron siyang pin cushion sa gilid. Tapos meron siyang guhit na ganun. Sa video, makikita nyo maganda yung blue niya. Maliwanag. Sa video. Pero kung makikita nyo ng personal, yung display nito, napakadilim. Madilim yung pagka-blue niya. Sa video lang o sa camera, makikita nyo maganda yung pagka-blue. Pero kung makikita nyo ng personal, halos dim siya, madilim. Ngayon, i-off ko muna yung ating unit mga bro. Ngayon, nakita natin mga bro na mababa yung kanyang supply na voltahe. Yung supply niya sa B plus mababa. Sa 80 plus lang. Ngayon, saan tayo mag-check? Dapat ba tayo mag-check dito sa capacitor na to? O sa ano yung dapat natin gawin? Una mga bro, check natin. Alisin muna natin yung supply ng edge out. I-disconnect muna natin to. I-disconnect ko muna to mga bro. Alisin natin yung connection nito. Saka tayo mag-check. Kapag mababa pa rin yung ano niya, yung supply niya, ang focus natin, papunta tayo dito sa kanyang primary section. Kapag naman regulated ang kanyang voltahe, kapag inalis natin yung ating connection papunta sa edge out, pag wala na siya, walang connection to, nakat natin yung connection nito at nag-check tayo rito, regulated siya, nasa 110, 111 o 112. Ibig sabihin, may problema yung ating secondary section. Maaring binabagsak yung kanyang voltahe, maaring may problema yung ating FBT. O maaring may problema yung ating edge out. Maaring shorted. Ang gagawin muna natin mga bro, i-disconnect muna natin tong resistor na to. Tapos mag-voltage checking ulit tayo. Na-disconnect ko na mga bro yung ating resistor, yan na. Mag-check tayo ulit dito mga bro. Check natin yung supply nito na hindi siya nakakonek sa B plus dito sa edge out. Kapag kang
supply nito ay regulated, ibig sabihin may problema tayo dito. Ulitin ko po muli, may problema yung ating secondary section. Maaring yung ating FBT, maaring may leak na o pasira na, o kaya itong ating edge out. Ulitin ko, ikukorek ko lang mga bro, hindi po shorted. Kamali lang ako nang sabi. Kasi kung shorted siya, automatic walang display ito. Hindi gagana. Maaring may leak o palik o pasira na. Yun ang ibig sabihin ko. Ngayon, ano tayo mga bro? Mag-check tayo ng boltahe. I-plug ko lang yung ating unit. Ayan, nili lang. Kunin ko lang yung saksakan. Ayan. Naka-ground na ba tayo? Check ko lang yung ating tester. Lagay ko lang sa 250 volts. Ayan, nasa 250 volts na tayo. Naka-ground na yung ating negative point. Ngayon, i-plug natin yung ating unit mga bro. Ayan. Meron na siyang indicator light mga bro. Ayan. Meron na siya. Check natin yung B plus niya mga bro. Ayan yung kanyang B plus. Check natin. Yung kanyang B plus ay 99.3. Yan. Ibig sabihin, mababa pa rin yung kanyang supply. Mababa pa rin. Ibig sabihin, good yung ating secondary section. Dito tayo magpo-focus mga bro. Sa kanyang primary section. I-off po lang yung ating TV. Yan. Mababa yung kanyang supply. Nasa 99.3 lang yung kanyang voltage. Ngayon mga bro, experience ko sa ganitong mga unit, gaya dun sa mga ibang na i-upload ko na video, madalas na nagkakaroon ng problema itong kanyang yung variable resistor, tawagin niya ng iba ito, potentiometer, variable resistor. Ito yun mga bro. Ito ko lang sa inyo. Para dun sa mga baguhan na ngayon lang nakapanood nitong ganitong klaseng Ito mga bro, yan. Ito. Subukan nating pihitin mga bro. Pipihitin ko to. Tingnan natin kung magbabago yung kanyang supply. Habang gumagana yung TV. Ipo-post ko lang. Ibabaliktad ko lang mga bro. Di bali, kukuha ko dito ng... Yan. Ito yung pampihit natin. Pipihitin natin to. Itataob ko lang yung ating board. Tapos ipa-plug natin mga bro. Para masukatan natin siya ng boltahe. Ito mga bro. Di bali, yung kamay ko yun, nasa ilan na nakahawak sa pasensya na kayong hirap Yan yung ating kamay. Nakahawak na dun sa pampihit, na siya. Nakapokus na yan dun sa pipihitin. Kita ba? Yan. Ngayon, ipa-plug ko lang yung ating unit. Dali lang mga bro ha. Okay mga bro, di bali pipihitin ko yung kanyang variable resistor. Ito na yung kamay ko. Ay, tara. Yan. Ilalagay ko yung aking kamay dito. Yan, naka-focus na tayo rito. Itataog ko lang yan. Tapos, ipa-plug ko yung ating unit. Che-check natin to. Itong kanyang B+.
Tapos titingnan natin dun sa tester niya kung habang pinipihit natin yung kanyang variable resistor, kung nagbabago ba yung voltahe. Di bali, ipa-plug ko muna yung ating unit, mga bro. Yan. Na-plug ko na siya, mga bro. Check natin tong kanyang B+ kung ilan ang supply. Yan. 98.9. Ayan, 99. Balik tayo rito sa B+. Yan. Ngayon, pipihitin ko, mga bro. Doon tayo sa tester. Pipihitin ko siyang pakaliwa. Hindi nagbabago yung kanyang voltahe. Ipipihitin ko kabila naman. Ganun din, mga bro. Dito sa aking kamay. Yan, oh. Doon sa tester. Wala, hindi nagbabago yung kanyang, yan. Hindi nagbabago, mga bro. Ngayon, mga bro, ang i-open mo na yung ating unit. Yan. Ang gagawin ko, mga bro, tanggalin ko tong variable resistor na to. Yan. Tapos i-check natin kung gumagana pa ba to o baka nga depektibo na to. Ito na. Natanggal ko na, mga bro. Check natin to sa tester. Di bali, naka times 10 ako sa ating tester. Check natin at pihitin natin, mga bro. Tingnan natin kung magbabari ba to. Teka, check ko lang, ha. Dito. Check natin, mga bro. Pipihitin ko lang. Kaya, medyo ang hirap, eh. Itotodo ko muna siya, mama. Check natin muna sa tester, mga bro, kung meron siya. Kita nyo yung tester natin, oh. Halos di siya gumagalaw. Mahina siya, mga bro. Pihitin ko sa kabilang side. Dapat to pag napihit to. Yan. May cut siya, mga bro, ha. Dapat ito gagalaw yung ating yung pointer ng ating tester kasi napihit ko siya. Halos ano, hindi siya gumagalaw. Konti lang. Konti lang yung kanyang, palitan ko na lang to, mga bro, para sigurado tayo. Ito, nakakita na ako, mga bro. Yan. Ito ipapalit natin. Ano siya? 202. 2K. Check natin, mga bro. Same din niya. Naka times 10 ako. Tingnan nyo sa tester natin. Yung pointer niya. Yun na gumalaw. Magalaw siya. Yan. Tapos dito sa isa, yung ating tinanggal, mga bro. Wala siyang galaw. Ito yung ipalit natin, mga bro. I-install ko lang siya rito. Doon po pala sa mga ngayon lang naka bisita sa aking channel, pakisupport naman yung ating channel, mga bro. At pakisubscribe naman.
paki thumbs up, paki share, comment kayo mga bro kung nagustuhan niyo yung ating mga ginagawa. Ay paki-subscribe naman yung ating channel. Paki-panood na rin yung ating mga latest video, baka dun sa mga baguhan na ngayon pa lang nag-aaral. Baka meron kayong mga tanong o mga ginagawa na makatulong yung ating mga nakaraang mga previous nating mga video. Yan, naihinang na natin mga bro. Ngayon, ang gagawin natin, i-voltage check naman natin mga bro. Ito yung ating tester. Check nyo na lang yung voltage. Check natin yung B+, tingnan natin kung nagbago ba siya. Di bali, hindi pa tayo nakakonect mga bro. Ha? Hindi pa nakakonect yung ating resistor papunta dun sa secondary. Dito pa lang tayo. Di bali, naka-disconnect pa yan. Ipa-plug ko lang. Check natin. Yun mga bro. Kita nyo ba? 110 volts na. Yan o. 110.7. Yung mga supply niya, check natin. Yung sa kanyang, ito yung ano eh. B+ 2 eh. Yan, 110. Yung kanyang vertical supply, 22. Yung sa kanyang memory na, ito ba? 9 point. Tapos yung 15. Yun, may supply na siya. Yung kanyang supply ng kanyang ito. Yung supply ng kanyang vertical IC. Oops. Nasa 22. Yung kabilang side. 22 parehas lang. Balikan natin yung kanyang B+. Yan. 110. I-resolder natin to mga bro. Tingnan natin kung mag-oscillate na siya. Yan, okay na mga bro. Na-i-connect na natin yung ating resistor na 2.2 ohms. Ngayon, set natin uli sa DC volt. Ngayon, mag-check tayo mga bro ng supply. Check natin kung hindi ba nagbago yung kanyang voltahe. Check natin mga bro. I-plug ko lang yung ating unit. Tapa, plug ko lang mga bro. Ayan o. 110 yung kanyang voltahe mga bro. 110. Tapos yung kanyang vertical, check natin. Ayan, nasa 26 na siya. Oh. Ibig sabihin mga bro, kanina mababa siya kasi hindi pa siya nag-oscillate. Ngayon, tumaas na siya. Nasa 26 na siya. Ito nasa 10. Tumaas na siya. The same pa rin ito. Nasa 17 yung supply.
Check natin mga bro yung kanyang display. Yan mga bro. Ayos na siya. Buo na. Ayusin ko lang yung kulay. Yung kanyang kulay mga bro. Pihitin ko lang. Kasi medyo malino yung kanyang ano eh. Yan. Yan. Okay na. Okay na. Gumagana na mga bro. Kabitan natin ang antena mga bro para makita natin kung ayos ba yung kanyang display. Ito na mga bro, na lagyan na natin siya, nakabitan na natin ang antena. Maayos naman mga bro, antena lang yung kapraso lang yung inilagay kong antena dyan. No? Hindi pa TV Plus yan, pero malinaw siya. Okay, nakagawa na naman tayo sa araw na ito mga bro. Sana dun sa mga baguhan pa lang na ngayon pa lang nag-aaral ng electronics, sana ay may napulot po kayong kahit papano idea kung maka-encounter kayo ng ganung klaseng problema ng ganitong CRT TV. Sa mga nakapanood at nakadalaw sa aking channel sa video nito, huwag niyo naman kalimutang mag-subscribe, thumbs up, at pahit naman yung ating notification bell para kung meron pa tayong ibang gagawin ay ma-update po kayo. Muli maraming salamat po sa inyong panonood at pagtsatsaga. Pagpalain po sana tayo muli ng ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat.